Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang pagkakawatak-watak na ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha ng Atlanta Hawks kay Jalen Hood-Schifino sa pamamagitan ng isang trade. Simula lamang nga mga ka-trops, nang mawala sa Denver Nuggets ang ilan sa kanilang mga championship players ay inasahan na nga nahihina ang kanilang lineup lalo na ang kanilang bench. At mukhang nagiging totoo na nga ito matapos bumagsak ang kanilang team sa record sa standings ng Western Conference. Bagamat man nga nakakuha sila ng panalo ay hindi rin naman nga ito impressive dahil kinailangan pa nila ng overtime para manalo laban sa mga lottery team lamang ngayong season. Kaya maging ang kanilang player nga na si Aaron Gordon ay dama na rin naman ang katotohanan na hindi na sila ganun kalakas kumpara ng mga nagdaang taon. Hindi na nga po nito itinanggi na sobra silang mahihirapan na manalo sa halos lahat ng kanilang laban, mapa contender o lottery team man ang kanilang kaharap. Kaya inamin na nga ni Aaron Gordon na kung sakasakali man nga daw po na hindi na naman magkampiyon ngayong taon ang Denver Nuggets ay malaki nga ang kanyang kutob na tuluyan nang mabubuwag ang kanilang lineup na nanagpapanalo sa kanila ng kampiyonato. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang pagkuha ng Atlanta Hawks kay Jalen Hood-Schifino sa pamamagitan ng isang trade. Katulad nga mga ka-trops, nang naibalita ko sa inyo, nagsilabasa na rin naman nga ang ilang mga trade rumors na maaari nilang magawa na siyang magpapalakas sa kanilang lineup. Gumagawa na nga sila ng paraan upang mag-tangle ng ilan sa kanilang mga players sa pamamagitan ng trade o di kaya'y ng pag-waive sa kani-kanilang mga kontrata. At isa na nga sa mga ginawa nilang move dito ay ang naibalita ngayong araw na hindi na nga daw po ibinigay o kinuha pa ng Los Angeles Lakers ang team option nila kay Jalen Hood-Schifino para sa pangatlong taon sana nito sa kanilang kupunan. Ibig sabihin, dahil nga hindi na satisfy ang Lakers sa improvement nito ngayong season ay hindi na nga nila siya bibigyan pa ng bagong kontrata. Kaya tuluyan na nga siyang magiging isang unrestricted free agent simula sa darating na off-season. Pero maaari na rin naman nga daw pong madaliin ang pagtanggal sa kanya sa pamamagitan ng isang trade since ayon nga sa inilabas na balita ng isang NBA insider may mga kupunan na nagkaka-interes sa kanya serbisyo kagaya na lamang ng Atlanta Hawks at Utah Jazz na gustong kunin ang kanyang serbisyo. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.